Itong painting na to, ito yung mga noong unang panahon pa, mga 1800 to bago pa yung panahon nila Quezon, itong mga kawin nito buhay pa eh. Ito yung mga tao, ganyan lang. Ilang sabi nga sa akin ng tatay ko eh, mga limang tao silang gumagano noong panahon eh, na lima na naiikot yung kahoy eh. Pero wala na ngayon yan eh. May naiwan pa siguro sa Subic. Yun, sana hindi putulin nyo nung mga project nyo tulad nung sa Korean project ngayon. Nagpuputol lang sila ng kahoy sa Subic eh. Sana hindi umabot sa ganon. Siguradong babahayin din yung Subic pag umabot sa ganong stage. Tulad nito, after nung matataba rin to, nung nasunog na, kinakaingin, ganyan nangyayari. Ganito pag nakakaingin, ganito ang nangyayari. Ito yung series ko sa Subic. Maganda pang sana hindi to umabot sa kaingin na makikita nyo ngayon. Sana hindi nila pakialaman tong Subic na naiiwan na lang na forest natin na malalaki talaga. Ito sa Subic din to. Sa the last time naman nadaan ako sa Butulan, isang kahoy na lang makikita mo. Yan, kalbong-kalbo na rin yan sa Butulan. Wala na oh. Sana lang. Kaya nakakawawang kawawa eh. Sana kung mapupuno uli natin to, palagay ko, babalik uli ang nakaraan natin para naman sa mga susunod na henerasyon natin, mapakinabangan naman nila. So, isa rin to, pagtaktuyo, ganito na. Wala na dahil wala nang ulan, hindi na nag-recycle, wala nang ulan, wala nang mga kahoy. Ganito, mukhang kawawa. At lalo na itong tagtuyong ito. Bitak-bitak na talaga. Nakita ko to sa part na ng part ng Bicol sa probinsya namin nung nadalaw ako minsan nag-summer ako. Ito yung mga nakita ko. Dahil naman sa pollution natin. Nung bata pa kami, ang hilig naming maglaro sa ulan, lalo na after yung ulan, sarap-sarap eh. Pero ngayon, kawawa yung mga bata pag inabot ng ulan, ng black rain na sinasabi. Ang title ko nga nito eh, patay kang bata ka eh. Dahil kita mo na sa pollution, awan ko, dami pang nagkukumahog na maglaro at maligo sa ulan. Pero kawawa sila dahil sa pollution natin ngayon. Na mga naiwan nating ibon na naubos na rin yung Philippine cockatoo. Ilan na lang to eh. Nauubos na rin eh. Sa forest. Dahil pag nawala na ang forest, wala na rin to. Pag nakakalbo na yung forest, wawala na itong mga species ito. Kasama na rin itong eagle na naubos na rin dahil sa kagubatan. Pag naubos yung kagubatan, wala na rin to. Sana naman magising ang mga tao. Hindi lang mga tao, mga bata. At yung 7 arts, lahat ng artist na dahil nga sa Ondoy at iba pang mga nangyayari sa kapaligiran natin ay makita nila at magising. At kung makikita sana nila ganitong mga kahoy nung panahon, baka naman maiwasan natin itong mga baha. Kasi ito ang numero na alala ko nung nagkaroon ng Ondoy, nasa Marikina ako noon, dumudugundong yung mga tubig galing sa Muntalbang pababa, ang bibilis. Ibig sabihin, kalbo na rin yung Muntalban eh. Wala na. Galing Sierra Madre, Muntalban. Kaya siguro kung magbabalik uli ang mga tao, magtanim naman ng kahoy uli, kahit ano, para na lang sa mga susunod na henerasyon, sa mga bago, makinabang man lang.